Pastor, saan ho ba makakaanap ng baril dito? Kasi sabi ni Senator, may baril daw dito. May baril-barilan. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence na kong mga kabibig para yatang matatakot si Risa Hontiveros nito. Combined powers na si Pangulong Rodrigo Duterte at ni si Pastor Apollo Quiboloy. Ito pa ang chika. Nakipagkita si Pastor Apollo Quiboloy kay Pangulong Duterte. Kasama pa si Banat Bay. Ang lakas talaga ng power ni Banat Bay, no? Parang very, ang tawag dito ba, malapit kay Pangulong Rodrigo Duterte. So I'm sure, maraming alam si Banat Bay. Maraming alam si Banat Bay tungkol sa mga eksklusibong pasabog na pwedeng bibitawan nila anytime soon. E nagsimula na nga yung pagbitiw ng mga ano eh, pagbitaw, pagpasabog ng mga isyo tungkol kay Risa Hontiveros ni Caramon, di ba? Napanood yun ba yung video ko? Napanood yun na yan, di ba? Yung huwag kang makikipag-apid kapag sa ibang asawa. Di ba? So ngayon, parang kinakabahan na ang mga supporters ni Risa Hontiveros. Lalo na si Pangulong Rodrigo Duterte na ang inatasang administrator, oo, sa KOJC. Para hindi makamkam yung kayamanan, yung pagod, pawis, dugo at yung ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy para sa kanyang mga supporters. 'Di ba mga kabibig? So ito oh, kahapon nagawi si Byron Banat Bay dito sa kingdom upang maghanap ng binibentang barrel gaya ng pinagsasabi ni Rizalot at Aklang Miguel. Naabutan niya si KOGC founder Pastor Apollo Quiboloy at administrator former President Rodrigo Roa Duterte na nagkape. And I'm sure pinagtatawa na nila si Risa Hontiveros. Ano kaya ang pasabog ni Banat Bay knows? I'm sure nakakuha ng mga eksklusibong pasabog itong si Banat Bay. Maghihintay tayo sa kanyang vlog. Baka, nako, hindi makayanan ni Risa Hontiveros. At tama ang ginawa ni Pastor Apollo Quiboloy na italaga muna si Pangulong Rodrigo Duterte as administrator. Baka chika-chika may gustong kumangkam sa kapangyarihan, sa pera, kayamanan at yung mga pinaghirapan ng KOJC. Naku, sabi pa, money laundering daw. Naku, 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 naku. Gumagawa na istorya, wala kayong mga ebidensya. Diba? So sabi ng ilang netizen, the two greatest men of this generation, Pastor Apollo Quiboloy at si Pangulong Rodrigo Duterte. Diba? Ito pa. Sobra naman yan. Baka high blood na naman si Risa Hontiveros. And sure, gusto talaga nilang hilain pababa ang Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi kaya nila si Sara Duterte. Hindi kaya na si Duterte. At ngayon si Pastor Apollo Quiboloy. Akala nila easy peasy, winnie 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 lang si Pastor Apollo Quiboloy. Pero hindi nila kaya, oy. Kaya mga kabibig, meron akong nakitang video ba na nakakaiyak, nakakalungkot. Pag itong KOJC ay mawawala at makukulong si Pastor Apollo Quiboloy, paano lang yung mga estudyanteng pinaaral niya? Paano na yung mga pamilyang na they are very dependent kay Pastor Apollo Quiboloy? Watch this video. On behalf po sa aming lahat, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyo pong pagsuporta sa amin. Pastor, hindi po ito nagagawa sa amin ng mga magulang namin, pero kayo po yung nagparamdam kung ano po yung tunay na pagmamahal at pag-aalaga ng ama at ina. Nang dahil sa inyo, Pastor, tatlong beses po kami nakakakain sa isang araw. Pastor, pinangarap po namin makapag-aral, pero dahil po sa inyo, nakapag-aral po kami. Pastor, kung hindi niyo po kami kinupkop, walang-wala po kami, Pastor. Pastor, blessings po kayo sa amin. Mahal na mahal po namin kayo, Pastor. Sa
Naku mga kabibig, magagalit talaga ang mga bashers ni Pastor Apollo Quiboloy at ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Nagsama-sama ang malalakas na tao. Nandun si Banatbay, si Attorney Trixie, si Lorin Badoy. Tapos nandun si Mark. Naku, parang galit na naman sila. Baka sabihin nila, ano kaya pinaplano nilang pasabog? Naku, in fairness ha, marami ang naging happy sa pictures na ito. Nandun din si Boss Dada TV, na supporters ni Pangulong Rodrigo Duterte at ni same time ni Pastor Apollo Quiboloy. So, hintay-hintay tayo sa mga pasabog, mga bigay. I'm sure mawiwindang tayo later on, di ba? Wow, ang saya naman nila ang mga supporters. Ang mga malalakas na supporters, nagsanib puwersa. Ano kaya ang niluluto nila? Hintay tayo mga kabibig. O, nakita nyo naman ang video. Naimasmasan na ba kayo dyan? Hindi pa kami naimasmasan kabibig? Galit na galit kami kay Pastor Apollo Quiboloy. Bakit ka magagalit? Ang tanong ko lang, bakit ka magagalit? Kasi may mga ginagawa siyang prove na ba? Naniniwala ka sa mga witnesses. Hinarap lang sa Senado, nagmaskara, naniniwala ka lang kaagad. Ganon ka ba ka-chismosa? Ganon ka ba kumukuha ng totoong istorya? Take note, haharap lang si Pastor sa husgado, hindi sa Senado. E para fair ang laban, di ba? So ngayon, nakita nyo na ang video at nakita nyo naman na happy lang si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi stressed, hindi worried. Oo nga kabibig, hindi siya stressed, hindi siya worried. Pero yung mga supporters niya, yung members niya, sobrang lungkot, sobrang hinagpis. At talagang 7-day rally kabibig, hindi ba siya naawa doon? Wait, hindi naawa si Pastor Apollo. Naawa si Pastor Apollo Quiboloy. They're doing that para ipakita sa Risa Hontivero, sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos na nagkaisa silang lahat. And I'm sure hindi naman pinababayaan ni Pastor Apollo Quiboloy yan. What do you think of Pastor Apollo Quiboloy? Walang pakialam? Just go there, raise my name, ganun lang? Hindi naman sa... Hindi pinabayaan ng KOJC. Kabibig, hindi ka naman member ng KOJC, ba't ganun ka? Ang nakita ko kasi dito, masyado tayong judgmental eh. Later na ako magbibigyan ng aking opinion kung ang husgado na ang magsasabing may kasalanan si Pastor Apollo Quiboloy na dapat siyang makulong at dapat siyang parusam. As long as wala pang husgadong nagsasabi, inosente pa si Pastor Apollo Quiboloy. Huwag tayong judgmental, hindi naman tayo perfect. May mga kasalanan din tayo. And sa sobra mong galit kay Pastor Apollo Quiboloy, baka iyon ang refleksyon kung sino kang tao. Kung gaano ka din kabastos, kabalasubas, at kung gaano ka kadimonyo din. On how you interpret, ha? Oh, yun lamang kabibig ang aking latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Baka ikaw yung may sungay compared kay Apollo Quiboloy.